Hi mga lods. Ang gagawin natin ngayon mga lods, ito. Panoorin niyo mga lods ha. Ito ano? Bottom bracket shell. Bottom bracket shell. Kasi gawin natin muna ito mga lods. Okay mga lods. Start tayo mga lods ha. Ang gagawin natin ngayon mga lods, ito. Turo ko po sa inyo. Kasi yung dati kong ano, bottom bracket na ikinabit ko dito sa aking bike mga lods. Sira na yata mga lods. Kasi may tunog na siya na lumalagutok siya mga lods. Kaya palitan natin siya mga lods ng bottom bracket shield. Ito mga lods. Kasi itong bottom bracket shield mga lods sa kaibigan ko ito mga lods kasi hiningi ko kasi yung ano wala man tayong pambili na mas wala man tayong pambili na ano pera kaya ito second hand na ito kaya binili ko ito. Ito yung ikabit natin dito sa aking bike kasi ito mga lods tong dati kong bottom bracket mga lods ito kasi ordinary lang to siya. Yung bearing niya madali lang masira kasi may housing siya. Ito. Pero mas maganda ito kapag ano, tinanggal ko yung housing niya. Yung kinakabit ko lang yung steel balls. Mas matagal pa siya at masira yun. Pero may ano na siya mga lods. Lumalalim na yung ano niya, cone. Kaya ang pag umiikot yung ano, bearing medyo lumalagutok siya kaya ngayon palitan na lang natin ito na mga lods ang tamang pagkabit mga lods ituro ko po sa inyo mga lods kasi mas maganda ito kaysa ordinary may leaf and right din ito mga lods ito. Tanggalin natin to ito. Kasi may nag anong mayroon siyang ano? Kinley na brand, Kinley. 'Yon, Kinley. Mayroon nakalagay mga lods left and right. 'Yan. Ito left. Ibig sabihin pag may litrang L mga lods, ang ibig sabihin niyan, diyan sa left mo ikabit. Itong R naman doon sa right. Yan. Yan mga lods. Kaya para hindi kayo malilito mga lods, sundin nyo lang itong guide mga lods para madali nyo itong ikabit kapag gusto nyo magkabit sa inyong mga bike mga lods. Okay mga lods. Ito nasa right man, dito tayo sa right side. Itong sa my chin. Ito. My chin. Yan, ikabit mga lods dito. Pasok natin. Madali lang ito ikabit mga lods kasi sealed lang siya. Pag ganyan mo, pagkapasok, ikutin mo pa left side. Pasok na yan mga lods. Basta ganyan mga lods. Ganyan lang siya kasimple mga lods. Basta pero yan mga lods kita camera lapit ko konti yung camera yan may gagamitin tayo na puller mga lods ito ay may puller nawala na yung puller ito na mga lods yung puller mga lods. Mas madali yung ikabit mga lods kapag may ganito kayo na puller. Ganyan. Madali lang siya ikabit kasi para sa kanya itong tools na ito na gagamitin natin. Ito. Higpitan natin mga lods gamit yung adjustable mga lods. Ito. Kasi yung sa akin mga lods lumalagutok na. Parang ingay kapag nagpapadya ka. Ang ingay.
Ito. Tapos naman, ito yung sa left side niya mga lods. Kutin natin bike mga lods ha, para makita niya ng maayos. Ganyan siya mga lods. Mas maganda itong mga lods kaysa ordinary kasi mas matagal itong masira. Kaysa ordinary. Eh, kasi naka-seal na ito siya parang sa parang bearing na yata sa motor mga lods. Parang ganyan. Ito. Ito naman mga lods. Ang pagkalagay dyan dun sa kapag nandito ka sa side, paikot mo yan sa right side. Ikutin mo sa right side kapag ganito ang pagka-form mo. Ganyan. Para higpitan mo siya kapag pagbaliktad yung pagka-ikot mo, hindi siya mag hindi siya humihig, hindi siya mag ano, mag-fix. Parang ganyan, hindi siya mag-fix. Kaya para right side yung pag-ikot mo para maigpitan mo ng maayos. Kaya ganyan. Ganyan siya mga lods. At itong puller. Yan. Ito ang gagamitin mo. Tapos adjustable. Ganyan lang siya mga lods. Yan. Parang kalog na yata to. Makalog na siya mga lods. Tingnan niyo mga lods. Parang sira na yata. Pero okay pa naman ito. Tapos mga lods, naikabit na natin yung bottom bracket niya na sealed. Ito naman, ikabit natin yung arm. Arm at saka pedal dito. Sa left side ito. Ganyan lang. Pasok natin sa axle niya. Tapos, ito yung bottom bracket nut. Kasi threaded siya automatically na siya mga lods. Mayroong pre. Dito. Hindi siya nut. Bolt siya, bolt. Kasi yung bottom bracket niya na axle, may thread na siya. Hindi katulad sa ordinary ito. Hindi katulad sa ordinary kasi sa ang nag mayroong thread niya doon sa dito sa axle. At lagyan lang siya ng nut. Nut. Iba siya sa ano? Iba siya sa sealed kasi bolt siya. Okay, ilagay na natin dito sa axle niya mga lods. Yan, pasok lang. Pero kailangan mga lods, meron kayo rin na ano, puller din para pambutong bracket nut. Kasi ito yung panghigpit niya. Hindi naman ito lumalagot to. Ganyan lang siya mga lods. Sa left side din mga lods, ganyan din ang gagawin yung mga lods. Pasok nyo itong wheel niya at saka lagyan ng bolt axle.
daw sa kailangan ganyan siya mga lods ha. Yan lang siya kalali mga lods. Kita natin ng ayos mga lods para hindi natanggal. Ganyan siya mga lods. Tapos ikabit natin yung chin niya. Yung chin, ikabit natin. Tapos na mga lods. Yan lang mga lods. Ikutin natin. Ganyan lang siya mga lods. May ikot na siya. Ngayon na natapos na mga lods. Pag-usapan natin kung alin ang mas matibay mga lods. Yung ordinary or ordinary, yung bottom bracket shield o yung tatlo siya kasi tatlo kasi may halotek. Yung pang-high-end mga lods, halotek. Una ordinary, pangalawa yung shield, pangatlo yung halotek. Ang mas matibay mga lods sa tatlo mga lods, yung halotek mga lods. Mas matindi yung halotek mga lods sa chip. Mas matagal yung masira mga lods, pero mas mahal din yan mga lods. Kaya pag wala kayong ikabili ng mga ganyan, dito lang tayo sa ordinary or dito lang muna sa shield. Kasi pag basta kapag ordinary yung bilhin yung mga lods, tempo lang sa inyo mga lods. Itong retainer na mga lods, ito makikita ko. Ito. Itong retainer niya mga lods. Tanggalin niyo itong housing mga lods, ito. Ito lang steel balls niya. Ikabit niyo mga lods, ito. Ito lang ikabit niyo. Isa-isahin niyo, tanggalin niyo ito. Isa-isahin niyo, ilagay dito sa cup niya. Isahin nyo. Kasi ang kasya dito mga lods. Ano? Sampo. Ito, sampo ito. Ang kasya dito mga lods. Kaya, yun ang tip ko sa inyo mga lods. Kapag ganito ang gagamitin nyo, tanggalin nyo itong housing. Para mas matagal masira. Ito, hindi ko na tinanggal kasi kulang. Kulang yung ano steel balls niya. Balik natin ayun. Nasira na yata mga lods. Tanggal na. Kaya lumalagotok na ito eh. Ayan na siya mga lods. Ito, ang dumi na. Ang dumi na siya. Yun lang mga lods. At susunod na mga vlog ko mga lods.
abangan niyo mga lods kasi marami ako ituturo sa inyo mga lods kung about bike mga lods, mga wiring mga lods, kasi ito, itong bike ko mga lods, susunod lagyan ko na ito ng signal light. Kasi wala pang nakikita ko sa YouTube na ano, mayroong mga signal light yung bike. Kaya ito mga lods, lagyan ko ng signal light mga lods. Serbato, horn, o ano pa mga lods. Napakita ko sa inyo mga lods. Kaya abangan nyo ang next kong video mga lods. Okay, salamat mga lods. Bye bye.